Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa huling araw po ng Enero, huwag lang nating kalimutang ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga mahal ninyo sa buhay at yung mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB live streaming na mga may sakit na OFW na nasa iba't ibang lugar no po, ng mundo. Isama natin din sa ating panalangin at special ang ating pananalangin para sa kanila in honor of St. John Bosco or through the intercession of St. John Bosco, ang lahat ng ating mga kabataan, lalo na po yung mga kabataang naliligaw ng landas at napapalayo sa Diyos. Simula natin ang pagdiriwang sa ngalo ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng lingas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon,
Inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang lahat ng talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Kinaumagahan pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong taggutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig sa iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, hirap na ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ng Panginoon ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa mga kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Anupat mula sa Dan hanggang sa Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang mga kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseyo. Nang makita na David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang walang mali ng mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ay parusahan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko ako'y patawarin sa aking pagkasuwain. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwain. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nilimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay hindi nagkasala at hindi nanlinglang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwain. Ako ay lumapit sa iyong harapan, salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin, upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip, kung nababagabag, aking aawitin pagkakalinga at yung pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong saan niya nakuha ang lahat ng yan.
Anong karunungang itong ipinagkaloob sa kanya? Papaano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalagdan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bahagi po ng paglago ng ating pagkatao ay ang malusog na relasyon sa iba. Pagka tayo'y maraming mga kaibigan, maraming nagmamahal sa atin, hindi lang yung family circle natin, marami tayong nagtitiwala sa atin, ang pinalalago niyan ay yung ating pagkatao at lumalabas yan sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Yun nga lang, sa gawaing ito o sa pagiging social being natin, may mga pagkakataon din na nagiging hadlang ang dalawang bagay na ito para tayo ay maging bantulot o bansot sa paglago, sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ano po yung dalawang tinutukoy kong yon? Number one is inggit. Pag-inggit ang pumasok sa puso natin, wala tayong makikitang ganda sa ibang tao. Ang hahanapin natin, yung maipupula natin sa kanila. At hindi lang yun. Pag-inggit ang pumasok sa puso natin, lagi tayong insecure sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. At napakahirap niyan, sapagkat hindi naman ang naaapektuhan sa inggit ay ang taong ating kinaiinggitan. Akala nyo ba sa paninira natin sa ibang tao o sa paninira ninyo sa ibang tao dahil sa inggit, sila ang nasisira? Hindi. Ang nasisira ay ang inyong pagkatao. Sapagkat inaalisan kayo ng inggit, ng ano, ng karapatang maging masaya at tahimik ang pamumuhay. Pag inggit ang pumasok sa puso ng tao, walang katahimikan ang kanyang buhay. Pero hindi lang yon. Ang inggit ay may kasamang ikalawang bagay na kumikitil din sa pakikipag-ugnayan ng malago sa iba, yung panghuhusga. May inggit na, sasamahan pa ng panghuhusga. Ah, yun naman ika, eh, ang anak niyan ika, eh, ano? Ang inani, ang magulang ika niyan, eh, ganito ang trabaho. Ang kanya ikang ama, eh, ganito. Galing ika yan sa lahi ng mga may sira ang ulo. Ganyan. Hinusgahan na kaagad natin. Kaya ika, wala yung mapapangasawang mabuting tao. Wala ikang magpapakasal diyan o walang siseryoso diyan. Ganyan. No? So, inggit at panghuhusga rin ang dalawang dahilan kung bakit hindi naging mabunga ang pakikipag-ugnayan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga kababayan at kanyang mga kamag-anak. Narinig natin sa ating mabuting balita na hindi nakagawa ng maraming milagro ang ating Panginoong Hesus o hindi nakapagpagaling ng maraming may sakit. Hindi dahil limitado ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. He cannot be limited because He is God. He can do many miracles. Ang nagpalimit
sa kanyang gawain yun ay hindi ang ating Panginoong Jesus, yung kanyang mga kamag-anak at mga kanyang mga kababayan na inggit sa kanya at hinusgahan siya sa kanyang pinagmulan. At ganyan ang nagagawa ng inggit at panghuhusga. Ang nawawalan ay hindi naman yung kinaiinggitan. Ang nawawalan mismo ay ang taong naiinggit at nanghuhusga. Sapagkat hindi siya lumalago sa kanyang pagiging tao at kanyang pagiging Kristiyano. Bakit ang inggit ay humahad lang sa paglago sa bilang Kristiyano at panghuhusga? Sapagkat ito'y kasalanan. At anumang kasalanan ay nagpapalayo sa atin sa Diyos. Sasamahan mo pa ng panghuhusga, di mo naman alam ang kumpletong katotohanan. Lalong nadagdagan pa ang kasalanan. At yan ay nagpapalayo sa atin, sa relasyon natin sa Diyos. Anumang kasalanan, katulad ng inggit at panghuhusga, ay nagiging hadlang para lumago tayo bilang Kristiyano, bilang binyagan. At dapat tayong mag-ingat sa mga bagay na ito. Bakit? Yan po ang kultura na ating nakakasalamuha araw-araw, lalo na sa kultura ng social media. Ang daming mapanghusga sa social media, ang daming mga bashers na akala mo kung mambash, alam na alam yung kwento, kilalang kilala yung binabash. Kung makapag-comment, parang hala, wagas. Kung makapagsabi at makapanghusga sa iba, akala mo'y kasama sa kwento na hindi nga kilala yung binabash. At yan ay hindi lamang nagpapaliit ng pagkatao ng isang taong inggit at ng huhusga. Yan ay sumisira sa pakikipagrelasyon niya sa Diyos. Dahil yan ay kasalanan. Ngayong umagang ito, mga kapatid, yan ang iniiwang paalaala sa atin ng mabuting balita. Sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus, iwasan natin ang inggit. Sapagkat ang mga taong inggit ay hindi lamang pangit ang panlabas na ikinikilos, pangit din ang kalooban. At alam naman natin na lahat ng pangit na ikinikilos ng tao ay nagmumula sa laman ng kanyang isip at puso. Walang ikinikilos na pangit ang tao nang hindi nagmumula sa kanyang iniisip na nararamdaman ng puso. Kaya iingatan natin yan, mga kapatid, bilang Kristiyano. Ang pagiging inggitera o inggitero at ang pagiging mapanghusga ay hindi tanda ng pagiging binyagan. At kailanman ay hindi yan magiging katangian ng isang tunay na Kristiyano. Dahil ang tunay na Kristiyano ay may pagmamahal, pangunawa, at natutuwa sa tagumpay ng iba. Yan ang iniiwang mensahe sa atin ng ating mabuting balita ngayong umagang ito. Baguhin natin ang laman ng ating puso upang tayo ay lumago sa ating pagiging Kristiyano. Ang inggit ay palitan natin ng galak at tuwa. Maging masaya tayo sa tagumpay ng iba. Maging masaya tayo sa tagumpay ng kapatid nating Kristiyano. At sikapin nating unawain at palawakin ang ating pangunawa sa kanilang mga kahinaan at pagkukulang. Dahil tatandaan natin, sila ay katulad din natin kung hindi lamang sa biyaya ng Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin
talak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang dinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunatiin ang mga banal ay magdulot sa amin ang pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San John Bosco ay pinararangalan sa namumuhay niyang totoong uliran, sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan na inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang mga lasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kung hindi kayo lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oh, my Lord, not your words are
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang-dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po. Then God, devoutly I adore you, truly present underneath this face. For my heart subdues itself before you, since it all be for you thanks and praise. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, matulungan nawa kami ng banal na pakikinabang upang pakundangan sa pagkauliran ng mga banal, maituro naming wagas at maisakatuparan ng pagmamahal sa kapwa at liwanag ng katotohanan sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay sa mabuting balita ng pagliligtas. Turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus ng tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program
para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Yung Sabado, 3 ng Pebrero, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin ng sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan at iba pa na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularin lang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat na